inyong butin. Hikalay mga aminin, sabihin na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gana sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay ina ko niya, hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Igalay mga awitin, sabihin na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming mahal. Sa kalooban namin ay pananahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga diyos-diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod, sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoreyo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod
Siya ang ating Diyos. Muling nangusap si Josue sa bayan, hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipinahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangan lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, "Hindi po bale, basta't sa Panginoon kami maglilingkod." Sinabi ni Josue, "Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon." Sumagot naman sila, "Opo, saksi kami." Sinabi uli ni Josue, "Kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel." Sumagot uli ang mga tao, "Ang Panginoon ang aming Diyos. Siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos." Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao doon sa Sikem. Kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato. Itinayo sa lilim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, "Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang aking saksi." Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kani-kanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pagsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datatwa't sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa sa aklat ni Josue, ang pagdating ng mga Israelita sa lupang pangako. Hindi po nabanggit dito, pero yung kanyang paalala ay magsisilbing tanda sa mga Israelita, sa mga Hudyo ng tipan na ginawa ng tao at ng Diyos. Pinapatalikod ni Josue ang mga Israelita sa Diyos-Diyos ang kanilang sinasamba. At narinig niyo po kung paano sila nanindigan na ang Diyos lamang ang kanilang Panginoon, ang Diyos lamang ang kanilang susundin, ang Diyos lamang ang nag-iisa nilang Panginoon. Kaya nga, bilang pasasalamat no, nitong piniling bayan, ito yung kanilang tugon sa kabutihang ginawa sa kanila ng Diyos pagdating doon sa lupang pangako. Pagkatapos po ng mahabang panahon, itong mga nakaraang araw, narinig natin, ang kabuuan po, ang katapusan nito ay ang pagdating ng piniling bayan sa lupang pangako at sa uli ang pagkamatay ni Josue. Pero alam natin kung ano yung nangyari pagkatapos mangyari ang mga bagay na ito at bago sila dumating sa lupang pangako. Iilang beses bago sila dumating sa lupang pangako na hindi sila naging tapat sa ating Panginoon. Naalala niyo po nung umakyat si Moises sa bundok upang kausapin ng Diyos at ibinigay sa kanya yung tipan, yung banal na tipan. Anong ginawa ng mga Israelita habang si Moises ay naroon sa bundok? Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. At sa maraming pagkakataon kapag ka sila ay halimbawa nung nasa ilang, nung wala silang mainom, anong ginawa nila? Nagsalita sila ng masama laban kay Moises. Nagreklamo sila patungkol sa kanilang kinakain na mas masarap pa daw yung kinakain nila sa Ehipto. Hindi sila nagiging tapat doon sa tipan. At alam natin kahit na nanindigan sila ngayon sa ating unang pagbasa, pagkatapos nito, no, alam natin maraming beses na hindi magiging tapat yung piniling bayan ng Diyos. At ano yung consequence ng hindi pagiging tapat? Paglayo o paglayo sa Diyos. Pagtalikod, ang pagtalikod sa Diyos ay paglayo sa mga biyaya sa Kanya. Kaya nga, magandang paalala ito, mga minamahal kong kapatid sa atin. Kapag tayo'y sumusunod sa tipan, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, nagpapakabuti tayo sa kabila ng ating paghihirap, hindi tayo maliligaw nino man. Kapag kapinili naman natin yung kabaliktaran nito, halimbawa sinunod natin ang ating mga sariling gusto, o kaya naman sinunod natin yung mga pangangailangan na dinidikta ng ating katawan, ibig sabihin tayo'y malalayo sa Diyos. Sapagkat yung mga bagay ni ito, mga minamahal kong kapatid,
Halimbawa, yung paggawa ng hindi maganda at mabuti, yung patuloy na pagpili na hindi manindigan sa katotohanan at patuloy na pagiging makasarili, katulad nung nangyari sa mga Israelita, ito'y nagdudulot sa atin ng pagiging alipin ng mga bagay na ito. Ang problema, mga minamahal kong kapatid, itong mga bagay na ito na hinahayaan nating magpaalipin sa atin, hindi lamang ito nag-aalipin sa atin ng ating mga physical na katawan, kung hindi ng ating higit sa lahat ng ating kalooban. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, yung mga kasalanang paborito ninyong gawin o kaya yung mga kasalanang ayaw ninyong talikuran, ito yung mga kasalanan na mahirap tanggalin sa atin sapagkat may kapit ito sa ating pagkatao at meron itong kapit sa atin sapagkat hindi lamang nito sinira yung ating relasyon sa Diyos, sigit sa lahat, pero ito ay patuloy na nag-iimpluwensya ng ating puso't kalooban. Kaya nga, napakahirap, bagamat sumusunod tayo sa ating Panginoong Diyos, itong kasalanan ito'y nagpapatuloy na magpalayo sa atin sa Kanya. O kaya naman, kahit nagsusumikap tayong magpakabuti, ito'y may hawak sa atin. Kaya nga, magandang paalala ito, mga minamahal kong kapatid. Ano? We have to be sensitive on these things. Bakit? Maaring yung ating mga ginagawa unconsciously, no? Hindi natin alam, naglalayo pala sa atin paunti-unti sa Diyos. Yung kasalanan naman po, hindi yan biglaan na kapag ginawa mo ngayon, no? Ibig sabihin, ito ay makapaglalayo na agad sa Diyos. Of course, sakramento, of course, dahil sa paggawa ng kasalanan, talagang malalayo tayo sa grasya ng Diyos, pero ito'y, ang patuloy na paggawa nito'y nagpapahina ng ating kaloob hanggang eventually, no, hindi na tayo maniniwala. Hanggang eventually, ang aasahan na lang natin yung sarili nating pamamaraan. Bakit? Sapagkat matatagalan na tayo doon sa ating panalangin. O kaya naman, hindi na tayo maniniwalang tayo tinutulungan ng Diyos. Eh ano po yung attitude natin dapat sa mga bagay na ito? Narinig po natin sa mabuting balita. Kailangan nating magpakababa tulad ng isang bata. No? Marami tayong pwedeng gawing solusyon sa mga problema natin suliranin. Marami tayong may isip na paraan upang malagpasan ng mga bagay na ito. Pero marami sa mga bagay na iyan hindi makadiyos. Ano yung tawag sa atin? Tulad ng isang bata, no? Tayo ay maging tulad ng isang bata, hindi po maging isip bata. Magkaiba po yung isip bata na ang laki-laki mo na parang wala kang pinagkatandaan. Kung hindi, ang ibig sabihin po ng ating Panginoon, maging tulad ng isang bata, no? Mapagkumbaba, mapagpatawad, no? Maunawain. Meron na po ba kayong nakita na batang bata na nung nag-away sila ng kalaro nila, hindi na niya pinansin habang buhay? Hindi. Pag nag-away yung mga bata, kung walang impluwensya ng magulang, mamaya-maya makikita mo ulit naglalaro na yan. Bakit? Anong pinapahalagahan ng bata? Hindi yung, no? Hindi niya inaalala yung sakit, kung hindi ang pinapahalagahan niya yung relasyon niya dun sa kalaro niya, yung relasyon niya sa kaibigan niya. Kung ganito po tayo mag-isip at kumilos, kapag ganito po tayo gumagawa at sinusunod ang kalooban ng Diyos, siguro po marami sa ating mga pag-aaway, hindi pagkakaunawaan, no? Mga bagay na hindi naman ganung kalaki kung tutuusin, ay hindi na natin iisipin at magiging problema. Bakit? Sapagkat inuna nating umibig, nauna tayong magpakumbaba, inisip natin yung mas mahalaga. At ano iyon? Yung relasyon sa bawat isa. No? Yung mabuting relasyon sa Diyos, yung mabuting relasyon sa ating kapwa. At kapag ganito po yung ating iniisip, yung kasalanan, no, yung mga bagay na maaring magsakin palayo sa Diyos, hindi tayo kayang hawakan. Bakit? Sapagkat tayo'y
Tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo mapagkumbaba at tayo tumatanggap ng ating pagkakamali. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ito po yung ating ipasalamat sa ating Panginoon. Nawa po sa grasya ng banal na misang ito, ating matanggap ang isang kalooban na tulad ng isang bata, mapagkumbaba, mapagmahal at mapagpatawad. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo at ipahayag natin ng may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa Kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoong, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan, naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang naway pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan, naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakaririwasa sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa, naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong anak na nananalig sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na ang aking gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakila na iyo, sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya isa na manghel ang siawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahan mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na mga labereng Maria ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Te et vite te coniam suavis est dominus beatus vir qui sperat qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Et vide te coniam suavis est dominus beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte
abso abis tres dominus. Beatus vir qui sperat in Deo. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, esperat in Eo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na August 22, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang tema ay aktibo at tamang pagkilos sa pagdalo ng banal na Eukaristiya. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Aldwin Ivan M. Herlau, formator ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary, Guadalupe Viejo, Makati City. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtangal sa amin sa lingin ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsisumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, ni ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Kanamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,